Nung bata ako, lahat ng mga nandito kasi isang compound kami, tapos lahat ng mga nakatira dito, lahat nagdo-drawing, lahat nagpipinta. Ang tingin ko sa talent sa painting is normal. Parang hindi siya ganun ka big deal na kung marunong ka, parang normal naman yan, marunong ka. Ako si Anton Mahilum and this is my art story. Yung tatay ko kasi, kilala siyang artist, pero pagka dito kasi sa bahay, mas kilala siya as pastor eh. In-encourage niya lagi kami na maglingkod sa Panginoon. Laging sinasabi niya, itong trabaho natin is part-time natin. Ang talagang trabaho talaga natin ay paglingkuran ng Panginoon. Nung bata ako talagang, pagka tinatanong talaga ako kung anong pangarap ko, sabi ko talaga, gusto ko talaga maging architect. Bata pa lang ako, ang laging dinodrawing ko, mga plano ng bahay. Na-attract ako sa mga ano, sa mga disenyo ng mga architects. Ngayon, yun yung gusto ko naman i-apply dito sa ano, sa painting na ito yung hilig ko before, gusto ko ng mga ganitong mga subjects, itong mga buildings na ito, i-apply ko naman dito pagdating dito sa painting. Every time na ginagawa ko to, naalala ko yung naghahabol kami ng mga plates, naghahabol kami ng mga para sa competition. Naalala ko yung mga ginagawa ko dati na ginaginto-ginto ko lang at kahit pa paano nagmumukha ng parang maganda na. Mapapansin nyo lang talaga sa mga gawa ko, wala gaano talagang detail. Pag titignan nyo sa malayo, okay. Pero pagkatitignan nyo, walang detalye. Ang nangyayari dun, kasi yun yung nararamdaman kong gawin eh. Kapag papahid ako, ito yung pakiramdam ko, yung nilalabas ko eh. Sa akin, pagka nagpipinta ako, kapag wala talaga ako sa mood, hindi talaga ako nagpipinta. Usually, ang ginagawa ko muna, kapag wala talaga ako sa mood, ilalaroin ko yung anak ko, papasyal ko yung family, mag-i-enjoy muna kami. Hanggang sa pagka-relax na kami, nakapag-enjoy na kami, dadating naman sa akin, nagigil na ako magtrabaho. Yun yung laging inaano ko sa sarili ko. Pagka naramdaman ko na na-excite na ako mag-work, maganda kinalalabasan. Kaya nasasabi nila yung kulay ko daw masaya, yung kulay ko raw eh ganito. Kasi yun talaga yung tunay na naramdaman ko. Masaya ako sa pamilya ko, masaya ako sa anak ko, masaya ako sa mga mahal ko sa buhay ko.